Attorney, hindi ko po babayaran ang sweldo unless magharap na po kami sa korte. Bago po kayo pumasok sa negosyo na yan, marami kaming tauhan ng hiwaga. Lahat kami napapasahod ng tama. Bakit ikaw hindi mo kami napapasahod, ma'am? Kumikita ang Paris, ma'am. Kinukuha mo gabi-gabi ang benta. Bakit hindi mo kami mapasahod? Diba? Sahod lang naman yung hinahabol namin sa'yo, ma'am eh. Yung sahod namin, ma'am, kapiranggot lang yan. Kumbaga sa pera mo, mayaman ka, diba? Puro gawa po sa mga sosyalin na makainan eh. Bakit hindi mo kami mapasahod na maayos? Yung mga pamilya namin, ma'am, nagbugutom. Ako single, ma'am. Ako, ma'am. Kailangan ko yung sahod na yun. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin naibigay? Ikwento mo nga muna, Hiwaga, kung paano mo naman nakilala itong mga sinasabi mong nanglin lang sa inyo. Okay po. Oo. Nung nag-viral po ako, February 14, 2024 po. Mm-hmm. And then, nakilala ko po sila nung May. Mm. Nung nakilala ko po sila nung May, bilang mga customers pa lang po silang mag-asawa. Mm-hmm. And then, syempre, bilang customer, ako kasi pagdating sa customer, mm-hmm, lahat binibigay ko, napapasaya ko, mm-hmm, lahat mayroon akong binabato na, okay, only rice, only juice, only sabaw, mm-hmm, only drinks, at hindi pa po dyan nagtatapos si Hiwaga dahil lahat ng only na kay Hiwaga, only love, only kiss, only hug. Yan po si Hiwaga. Ay, yan. Makakain nga ngayon, yes, doon. Oh, ayan po, nung time... So, naging regular sila? Yes po, halos okay. Gabi-gabi na po May. Sila. Yes po, okay. May po. Mm-hmm. Tapos, nung time na po yun, nasa tuwing pupunta po sila every night, mm-hmm, binibigyan ako ng tip, gano'n. Mm-hmm. Siyempre, siguro nakita nila sa akin na okay ako mag-serve, mm-hmm, sa kanila, oh, gano'n naman talagang tao. Baka yan. Mas malaki pa ang tip kaysa dun sa binayaran nilang Pares. Ha? Kung makapag-tip, 500? Yes, ma'am. E magkano ba, Pares? 90. Dito pa lang, mukhang nakikita ko na parang kinuha na yung loob mo. Yes po. And then, mm-hmm, syempre, parang dinala na po ako nila sa mga masasarap na mga restaurant, binibigyan na po ako ng mga damit, buho, kasi mahilig po ako sa wig. Mm. Ngayon, pinakilala ko po sa business partner ko. Mm-hmm. Sabi ko, partner. Kay Johnny? Opo, kay Johnny po. Sabi ko, oh, sila yung customer ko na halos gabi-gabi dalirito kumakain. Mm-hmm. Yun po, doon po nag-start. Ano ngayon ang inalok nila sa inyo na negosyo o enhancement? Bakit ka nakapagluwal ng tumataginting na magkano? 1 million. 1 million? Yes po. Alam tapos po. Mayroon pa pong 750,000 doon po sa pwesto namin na eco-construction po. Babaguhin daw po, papagandahin. Okay. Lahat po ng mga empleyado namin dapat nakaganyan, nakaganito. Lahat na lang po ng... Uniforme, ganyan. Yes po. Lahat ng masasarap na salita nila. Talagang nahulog kami sa patibong. Kikita ko dito, para bang i-rebrand kayo. May 1 million silang tinanggap at ina-acknowledge nila na ito ay para sa purchase of kitchen equipment and supplies intended for the launch. Ano po itong video po na ito? Yan po yung ano, yung pagbigay po namin ng pera doon mismo sa bahay. Oo. Cash ito? Cash kayo po ito. Opo, kayo po ito. At inaabot nyo na nga po yung pera dito sa mag-asawa po na si Lloydas Celis. And Vin Cesar. Opo. Saan po ito? Sa bahay po namin. Sa Ilalapix po. Nagsimula ba ang renovation? Nagsimula naman po. Natapos ba? Hindi ma'am. Po. Hindi. Nabayaran ba ang semento, hollow blocks? Nabayaran naman ma'am kasi yung mga empleyado hindi nasahuran din. Yung mga empleyado din. Hindi. Okay. Dennis Ortega, meat supplier na ikaw ang kausap. Magkano ang kailangan na bayaran sa'yo, Dennis? Ang total unpaid po na nakapangalan kay Miss Lloyda Celis, 89,000. 89,000. Okay. So, Sir Vince, ano po ba ang punot dulo nito at ano po ba ang maaasahan nitong Hiwaga Pares? Ganito po yan. Mm-mm. Yung renovation po niyan, hindi po kami ang nag-alok sa kanila. Kundi nakiusap po sa amin si Johnny Abayon, yung owner po ng Hiwaga Pares. Mm-hmm. Kasi nga po, sunod-sunod po yung dumating sa kanilang problema tulad po. Una po yung ilaw na taba, then dumating po yung sa resibo ng GMA7 dahil nga nahulihan sila na marumi yung komisari nila. Mm. Ayun po, nandun naman po yun eh, sa ano po ng GMA7. Pero ngayon, inayos po namin yan dahil nakiusap po si Johnny na pwede po ba kaming tulungan. Okay, and so then, tinanggap niyo po yung 750,000, tama po ba? Hindi po buong 750,000 yun ba? May yan. Kasulatan po ba kayo nito? Ayaw niya. Pero sa ngayon, hindi pa tapos. Tapos na po yan, may takeover na po namin. Hindi. Ang sa amin naman kasi, yun sa ginawa niyo yung hagdanan nga, hindi pa nga naayos eh. Kulang pa nga ng isang hakbang, malalaglag pa yung customer doon eh. Pinaayos hindi, pa namin yun. Yan, tama. Hindi mo pwedeng sabihin yan, kasi nga,
wala naman tayong pinag-usapan na kung ano ang pwedeng gawin dun sa ano. Ang importante, maayos yung kitchen mo. Nakiusap siya. Nakiusap ka sa amin. Hindi, sir. Sa pag-raise ng City Hall nung gusto siyang ipatala. Oh. Hindi kasi, sir, lahat naman ang nangyari, sir, dahil din sa pagkikipagkaibigan nyo kay Hiwaga. Tama. Nahulog ang loob namin doon. Tama. Huwag mo sabihin yan, Johnny. Gumagawa kayo ng mga statement na mali-mali eh. Diba yung statement nyo doon sa may Batasan 6, Station 6? Sinasabi ninyo na investment scam yung ginawa namin. Iba na naman yung statement nyo doon sa may ano, Net 25. Sinasabi ninyo na hiningi namin sa inyo yung pera. Hindi namin hiningi yung pera na yun, Johnny. Hindi. Ikaw ang nakiusap sa amin. Well, sir, sige, Sir Vince, regardless of whether hiningi o nakiusap or kayo ang ano, but the fact remains na meron kayo dapat na obligasyon, tama po ba? Yes, meron po kami okay. obligasyon. Sige, ibigay so... Ibigay naman po namin, yung 1 million po na inano niya, kasi nakiusap po yan si Johnny Bannister. Sabi mm-hmm. niya, una, nung namatay yung tao dahil sa binili niyang ano, mga substandard na kitchen equipment. Doon po kasi yung pinagmulan nung pagsabog nung buong kitchen na nirenovate namin. Mm. O kasi po, yung una, yung nagkabit po ng gas pipeline doon, ay walang ka-safety-safety. Wala pong auto, ano, auto leak detector, etc. Kami na naman po ang nagpaayos noon. Okay, meron naman po kayo sigurong complete na expense report nito supported meron by po, mga nasa, resibo. Actually, nasa kanila po lahat yung resibo kasi si supervisor po ang umahawak ng mga hindi resibo. Po. Okay, po sino yan. Pong supervisor ang sinasabi ninyo? Dinidiin na nila ngayon yun, ma'am. Supervisor Sampo. Ikaw, nandito ngayon, nasa iyo ba ang mga resibo? Opo, binibigay po sa akin yung service yung resibo. Pero yung meron po siyang hinahanap na resibo sa akin na wala po sa akin. Ano ba yung mga resibo? Magkano yung halaga? Kaya kay Sir Johnny po, binigay ko na po kay Sir Johnny lahat yung mga resibong inabot po ni Sir Okay, Vince. Yung lahat ba ng mga resibo na naibigay sa inyo, ang sumada nito ay aabot ba ng 1 million? Yun po yung pinaliquidate namin ngayon. Hindi po yan. Pinaliquidate na po namin yan, attorney. O tapos? Ngayon po, ang sa akin naman na part, ano, marami kasi siyang kinikwento sa akin, ma'am, na sabi niya sa akin, Hiwaga, yung ginastos ni Johnny, binigay na namin sa kanya, 2.5 million. Nagtaka po ako nung timeline, sabi ko, teka lang, wait lang. Parang napaisip ako na, wait lang, tatanayin ko rin si partner. Kaya nung time na yun, pumunta ko sa bahay po nila, sabi ko, partner, sabi ni servants kasi sa akin, binalik niya na daw po sa iyo ang nagastos mo dito sa pwesto natin na 2.5. Ngayon, nagtaka din po siya. Sabi ko, ano ba talaga ang totoo? Hindi ah, wala siyang binigay sa akin na 2.5. Ang akala din naman talaga po namin, dahil according kay Sir Vince, binigay niya po talaga, hindi naman po pala. Kahit yung isang chef namin, sinabihan niya din po okay. na ibinalik niya daw po yung gastos. Sir Vince, so ibig sabihin, ito ang nakikita ko dito, dapat maupo kayo yes, at mailagay niyo sa isang kasulatan, magkwentas claras, yes, po. Para kung ito ano po. Ba talaga ang obligasyon ni Vince at ni Lloyda para doon sa pera na nagkakahalagang 1,750,000 at kung ano na ang na-deliver nila. Mm-hmm. Pangalawa, kung sino ba talaga, ano ba to, management contract ba ito? Ano ba ang relasyon ninyo? Para bakit sila, sino ba dapat magpasweldo sa mga tao? Nung time na yon, nasabi ni partner regarding doon sa mga staff ng sahod nila, sabi niya, Sir, Ma'am Lloyda, kung pwede lang, pasahurin na natin yung mga tao kasi may mga pamilya yan ng iba. Mm-hmm. Kumbaga, pinagtrabaho nila yan eh. Nagpatawag kami sa barangay mm-hmm. na magharap-harapan tayo kasi yan naman talaga ang gusto niyo service. Uh-oh. At saka Ma'am Lloyda, hindi naman po kayo sumipot ng ilang beses. Ah. Di po ba? Tama po ba? Ngayon ang amin lang din naman, iayos natin ng maayos. Mm-hmm. Na hindi dapat tayong mag-away, walang tampuhan. Mm-hmm. Masarap sa pakiramdam kasi yung ganun eh. Kung talagang totoo kayong tao, kaya. Humarap kayo. Okay, with regards naman po sa sahod po ng tao, ma'am, hindi po namin gusto na hindi sila pasahurin. Ang nangyari po dyan, ma'am, meron po kasi kaming isang project na pinuntahan by the time, tapos sabi namin, tapos may bagyo po kinaumagahan. Tapos ang sabi po ni Johnny, ma'am, wag na natin pahirapan yung mga tao. Pasahurin natin sila. Sabi ko, ma'am, sa kanya, bakit mo nasasabi na pinahihirapan ko yung tao? Eh, nung ako ang umupo dyan, nung humingi ka ng tulong sa akin,
sa akin naging minimum sila. Nung panahon mo, 150 pesos ang sahod ng tao mo, 12 hours to 14 hours ang pinakamataas. Hindi naman po, Ma'am Lloyd, excuse me ha, 150? Ay, hindi. Meron ako, saksi meron, ako kasi 3 years na ako sa kanila nagtatrabaho po. Saksi meron po kayong ako, ha? Mga, ano, meron kayong mga empleyadong matagal na nandito na willing maging testigo sa korte at opo, sa dole. Alam na po namin po yun, Ma'am Lloyd. Alam na po namin po yun. Nga, ito lang po sa akin, yun, ha. Sana humarap po kayo iwaga before ng sa barangay. Kasi ang sabi iwaga niyo sa amin, marami kayong pangilalang matataas. Di po ba? Kasi, nung una po yan, nagko-problema si Johnny sa City Health Office ng Quezon City. Binigyan po sila ng cease and desist order dahil po sa maruming komisari po nila. Mm. And then namatay po yung tao nila. Marami po silang naging mga obstacles, mess, ma'am, kasi they are operating without business permit. Mm. So we are the one na umayos nung mga bagay-bagay na yon. Okay. Tapos ma'am, hindi rin po kami dumaan sa proseso ng sa health permit dahil naikwento daw po ni Miss I kay Julius na meron daw po silang tauhan na which is yung namatay na nag-positive daw po sa HIV. And then yung boyfriend po niya ngayon na si James Doctolero is still working with them na meron pong baka daw merong HIV at baka daw po mamatay pa dyan na gusto po nilang ipatanggal. So marami po kaming bagay na itinulong sa kanila kasi po, we are friends, ma'am. Ang haba ng pagkamarites nito. Marami. Sauran mo na kami, ma'am. Wala tayong problema. So we came po doon sa barangay. Sabi po nung nasa front desk, ma'am, walang schedule, kailangan merong 2 months. Hindi kami pwedeng mag-handle ng ganyan na walang 2 months at hindi namin alam yung both parties na i-entertain namin. Oh. Attorney, hindi ko po babayaran ang sweldo unless magharap na po kami sa korte. Ay, kasi po, unang-una kasi attorney, hindi po proper ang takeover niya. Biglaan po niyang tinakeover kasi po sa kanya yung building. Madam, si Carl po to, madam. Wala pong takeover, ma'am eh. Ay, sabi po ni Sir Beans, out na raw siya. Carl, wala kang alam kung saan kami nag-start nila, Hiwaga, kasi we just hired you. Wala ka pang 1 month. You're only 1 week. So wala kang alam kung ano yung starting issue, kaya huwag kang magpapapel. Ay, okay. Hindi. Ang sa kanila, pero dapat sila masweldohan. Ikaw po yung kumukuha ng sales, ma'am. Gabi-gabi po, kinakatop nyo lagi ang sales. So paano nyo po kaming hindi pa sasahorin? Eh, yung Paris naman po, kumikita gabi-gabi, ma'am. 24 hours pong may kinikita. Bakit hindi nyo kami pasahorin? Okay. Alam nyo naman, may mga pamilya kami. Tapos ka na, tapos Annalyn. Tapos i-charge nyo pa kami, ma'am, ha? I-charge nyo ka pa kami sa chicken na nabenta na. Tapos inaltas nyo pa sa mga sahod namin na halos wala na nga kami sasahurin. Binawasan nyo pa kami. Magkano binawasan sa amin, ma'am? 1,000. Tapos nung huli, dinilin nyo pa yung sahod namin. May mga nakita naman tayong punting na sa staff case niya. Papuntahin na lang po natin yung one, ma'am. Yung nagko-complain dito sa atin sa para matulungan natin. Samahan po namin silang lahat sa CDU, no, sa QCPG, sa tanggapan po ninyo, Major. Sila na po yung nag-manage nung una. Unang sahod po namin is hindi po kami aware na magti-training po kami in 3 days, 350 training. Paano po kami magti-training? Isang taon na nga po ako nagtatrabaho, ba't kailangan ko pa pong mag-training na hindi po kami aware? Nalaman lang po namin is nung araw na po ng sahod, sa chicken na nabenta, nakaltasan niya kami ng 1,000 kasi mayroon daw pong nawawala na timbang ng baka na hindi naman po namin alam kung saan napunta dahil lahat naman po na inilalabas na karne is nabibinta po. So paano po mawawala ng kilo ng baka, then iti-charge po sa amin ng 1,000. Bago po kayo pumasok sa negosyo na yan, marami kaming tauhan ng hiwaga. Sa sobrang dami namin, ma'am, nagbabayad kami ng kuryente, ng tubig, lahat ng supplier ng meat na babayaran, lahat kami napapasahod ng tama. Bakit ikaw hindi mo kami napapasahod, ma'am? Kumikita ang Paris, ma'am. Kinukuha mo gabi-gabi ang benta. Bakit hindi mo kami mapasahod? Diba? Sahod lang naman yung hinahabol namin sa'yo, ma'am eh. Yung sahod namin, ma'am, kapiragot lang yan. Kumbaga sa pera mo, mayaman ka, diba? Puro gawa po sa mga sosyalin na magkainan eh. Bakit hindi mo kami mapasahod na maayos? Yung mga pamilya namin, ma'am, nagbuguto. Ako single, ma'am, ako, ma'am. Single, ma'am, ako, alam mo yan. Kailangan ko yung sahod na yun. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin naibigay? Yan sa sahod po, wala pong proper takeover yan. Tinakeover nang wala kaming kaalam-alam. Okay. Tapos sila na lang kinuha yan na hindi namin alam. Tapos sinasabi na nilang may mga missing na ganito. Ganito na lang daw yung stock na natitira sa freezer. Paano po nila malalaman na 39,000 na lang yung natitirang stock doon. Eh, naka-freeze po yun sa isang, ano,
chest type freezer. Okay. Pangalawa, yung yung sahod po na sinasabi nila, paano nga ho namin may sasahod dyan? Eh, tinake-over niya na walang proper. Hindi, nawala kami. Yan po ang isang problema dyan sa Bisor na yan. Bakit ganyan ang sinasabi niya? Samantalang meron naman mga payroll na ano dyan, na sinusulat sila, na meron pang mga advances sa mga tao. Meron po kayong kopya nitong payroll na ito? Meron pong spreadsheet yan. Okay. Bakit po nila ayaw ipakita yon? Okay, so kayo rin po may copy nito at mapapatungkunan ang maglabas. Meron din ako okay. Nasa sa kanila. Okay, so sir, dalhin niyo po yun ha, para klaro. Kung talagang pinangayan namin sila ng 1 million scam namin sila, bakit hindi sila mag-file sa korte? 1 million yan. Pero before that, sir, handa naman kayo na maghumarap sana sa kanila, tama handa po ba? Handa po kami kahit saan okay. Kaming platform mapunta, kahit pa sa korte, kahit saan. Parang sa barangay, sinasabi nilang nag-hearing na ng 3 beses, wala kaming nare-receive na ano. Nasulat from barangay, tapos sasabihin nilang ganyan. Wala pa kayong natatanggap na summons? Ay, walang summons? Wala po. Kung sasagutin ko po yung sales, bakit hindi masagot-sagot ng supervisor yan? Kaya nga meron kami supervisor. Bakit hindi sila nagbibigay ng incident report? Sir Beans! Wala at busy. O sige, Sir Beans, lahat ng sales po nire-remit ko po sa inyo. Nako, yan nga, nagre-remit ka nga ng sale. Oh. Pero wala kang binibigay na report. Kaya nag-hire ako ulit ng manager para umayos yung mga report. Kasi iba-iba yung ginagawa mo. Mga magkano ang nabibigay mo every night? More or less, average? 40 to 50 po. Okay. May pinakamataas na po kung na-remit sa kanila yung nag-total po kami ng 68. Sa isang araw. Bali yung buong araw na yun. Sir Vince, pinapatanong lang po ni Senator Rafi kung ibibigay niyo daw po yung sahod po nila o hindi. Hindi po. Kasi okay, sige po. Namin. Samahan po namin kayo sa barangay and kay Major Liapitan. Opo, kahit saan po makarating yan. Mas maganda po makarating sa korte. Ng QCPD, no? Yes. Para po mapaimbestigahan din po. Maraming salamat po at magandang hapon po.